Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay huling araw ng Mayo. At ipinagdiriwang natin ang dakila ang kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Santa Isabel. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa Mahal na Ina para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, kubero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nalulukluk
sa kanan ng Ama. Ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kapilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay ng iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion, huwag manghina ang iyong loob, nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia.
Mariyang mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia! 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 Ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na kaaking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng mga salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ngayon po ay huling araw ng Mayo, ang buwan na ukol sa mahal na Birheng Maria, at ngayong araw na ito'y kapistahan ng kanyang pagdalaw sa kanyang pinsang si Santa Isabel, si Elizabeth, ang 2 misteryo sa tuwa ng Santo Rosario. Maganda pong pagnilayan at tanungin sa ating sarili, sa tuwing tayo ay lalapit sa mahal na ina, sa tuwing tayo'y magdadasal kay Maria, sa tuwing tayo'y magpapakanlong sa kanyang makainang pamamagitan, ano pong tinatanggap natin mula kay Maria? Maganda pong tanungin iyon sa ating sarili. Sapagkat tayo'y sanay, lalo tayong mga Pilipino, kapag tayo ay may gustong hingin sa ating mga magulang, usually, kalimitan, tayo'y unang lumalapit sa ating mga ina. Kapag tayo'y may sakit, kalimitan nating tinatawag ang ating mga ina. Kapag tayo may pangangailangan, isa sa mga una nating hinahanap ang ating mga ina. Si Maria, ganoon din. Pero ang maganda kay Maria, meron siyang ibinibigay sa atin na mas mahalaga sa kanya. Sino po iyon? Sa tuwing tayo ilalapit kay Maria, iisa ang ibinibigay niya sa atin.
laging ibinibigay niya sa atin si Jesus. Sabi ni ng isang banal na may pamimintuho sa Rosario, kapag lumapit ka kay Maria, iisa ang pagdadalhan niya sa iyo. Walang iba kundi si Jesus. Kaya kapag lumapit ka kay Maria, siguradong hindi ka mawawala, siguradong hindi ka maliligaw, siguradong makakarating ka sa dapat mong puntahan. Dahil laging ang dulot ni Maria, si Jesus, wala nang iba pa. At yun din ang dinala ni Maria kay Elizabeth. Kaya naman tuwang-tuwa si Santa Isabel, ang sabi niya, mapalad ka, sapagkat nang narinig ko ang iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Natuwa ba ang anak ni Santa Isabel dahil dumalaw si Maria? Hindi. Ang sabi doon ay mapalad ako na dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Si Jesus ang laging dulot ni Maria para sa ating lahat. Wala nang iba. At hindi kikinang, hindi magiging mapalad, hindi magiging mabait o banal si Maria kung wala si Jesus. Dahil si Jesus ang lahat-lahat sa buhay ni Maria. Tanging si Jesus ang laging kaloob ni Maria. Si Maria ay nagpuri sa Diyos, siya ay nagsakripisyo, siya ay nagtiis ng hirap, hindi dahil siya ay mabait, hindi dahil siya ay banal, hindi dahil sa gusto niya, ang lahat ng ito ay dahil kay Jesus. Yun po ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Sa tuwing tayo'y tumutulong, sabi sa mabuting balita, si Maria ay nagmamadaling pumunta kay Isabel. Gustong-gusto niyang tumulong. Tayo po, sa tuwing tayo'y tumutulong, sa tuwing tayo'y gumagawa ng mabuti, sa tuwing tayo'y sumisimba, sa tuwing tayo'y nagdadasal, ano pong dahilan ng lahat ng ito? Kung may iba pang dahilan bukod kay Jesus, mawawalan po ng saysay ang lahat ng ginagawa nating ito. Maging ang aking pagkapari, ang inyong pagiging magulang, ang inyong pagiging madre at mga tagapaglingkod ay mawawala ng saysay kung hindi si Jesus ang dahilan ng lahat ng ito. Kayong mga magulang na naghihirap, nagsasakripisyo para sa inyong pamilya, kung hindi si Jesus ang inyong dahilan, ang inyong ipinagtitiis, wala ng saysay. Mapapagod kayo, mananawa kayo, susuko tayo. Pero tulad ni Maria, si Jesus ang dahilan ng lahat sa buhay niya. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, number 758, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, tama ang paggalang at paglapit kay Maria sapagkat siya ang natatanging ina ng Diyos. Hindi banal si Maria dahil siya ay nagro-rosaryo. Hindi mabait si Maria dahil siya ay anak ni Joaquin at ni Ana. Hindi. Lahat ng tungkol kay Maria dahil kay Jesus. Dakila si Maria dahil kay Jesus. Banal si Maria dahil kay Jesus. Yun po ang tanong sa atin sa araw na ito. Anong dahilan ng iyong kabutihan? Sino ang dahilan ng iyong pagsasakripisyo? Anong gusto mong makamtan sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa? Nawa po, ito'y laging si Jesus. Nawa gusto lagi nating makapiling, makasama si Jesus, lalo na sa pagdating natin sa kabilang buhay. Yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Kay Jesus mismo na ating tatanggapin sa banal na komunyon mamaya. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang sumasampalatay't nagtitiwalang puso tulad ng iyong ina, si Maria, upang ang lahat sa aking buhay ang maging dahilan, ikaw lamang ang pag-ibig ko sa iyo at ang pagnanais kong makapiling ka sa kabilang buhay. Para sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alam at tinapon na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang anak na namagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang at ginugunita ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kinabukasan,
Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at mag Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala.
maniwala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sabagal.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingid sa pangmalas at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na po nating ipagawa ang bubong ng ating extension, yang naghihiwalay sa Main Church at Divine Mercy. Sa may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa paggawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan o sa opisina ng parokya para po sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa atin sa pambansang Dambana na pwedeng puntahan at kainan ng mga bumibisita, lalo na ng ating mga pilgrims. Ito po'y nasa Parking B, lalo na kung Sabado at Linggo. Ito po'y itinayo natin bilang pagtupad sa updated complementary norms na to the 1983 canon law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Kaugnay po nito ay mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Clego, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, pakita po ng ating mga basura sa tamang lalagyan. Gayun din naman,
ipinagbibigay alam na tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kayo po'y kailangan makapasok sa main arc entrance, narito yan sa bandang likuran, kung saan makikita nyo ang mga free parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Mahigpit din po nating ipinapaalala na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, lalo na sa pagdalo ng banal na misa, mangyaring sundin natin ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito po'y sa pagbibigay galang natin sa ating Panginoong Hesukristo sa banal na Eukaristiya. Ngayon pong darating na Sabado, unang Sabado ng buwan, ay ating isasagawa ang ating buwan ng prosesyon sa madaling araw sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya. Ito'y sa 5 ng umaga. Sa mga sasama, kayo po'y inaasahang magdadala ng kandila at puting panyo. At bilang bahagi ng patuloy na paglago at pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po bukas, unang araw ng Hunyo, ang ating mga gawaing sakramental tulad ng binyag, ang ating mga kasal, ang mga pagdadasal ng mga nobena sa mga santo ay ating isasagawa sa Kapilya ni San Pedro sa May Highway po. Ito po ay ad experimentum ngayong taong ito. Para sa inyong mga paglilinaw, maaari kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Sa ngalan ni Father Oka, ang ating Cura Paroko at Rektor, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Humihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang 10:00 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa natin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging magpakanlong kay Maria. Salamat sa Diyos. Ave, Ave Maria.